So what's up guys, so magre-repair po tayo ng electric pan, dalawa po. So ang sira nito guys ay gearbox yan, gearbox. Ano po kasi, nabali kasi habang kumapaling kasi binabangga. Ito po yung, ito po yung dahilan yan, kaya ano, yan dalawa po yan guys, ayan. So si customer, hindi na natin papagastusin ng malaki kasi ang isang gearbox po na ganito, pag bumili po tayo sa store, nasa 85 pesos po ang halaga nito. Minsan pa nga iba, 100 pa nga eh, kaya mahal. So ang gagawin natin, gagamit tayo ng shoe glue at saka stick glue. So ididikit lang natin guys. Lalagyan natin ng remedyo. Pero effective man to kasi ang gagawin natin, ididikit natin yung kanyang ganito, yung gear niya. Tapos lalagyan natin ng glue, then lalagyan natin stick glue para matibay. So yun lang guys. So tara, repair natin to. So what's up guys? So nandito tayo sa bahay ni John Paul Torres guys. So shout out nga pala sa Sir John Paul Torres na tamang ko dali sa trabaho. So ayun guys, so ito siya guys. Ayun guys, so dito tayo sa ano, sa bahay niya. Nag-repair kami ng ano, ng electric fan. Apat na electric fan. Ang problema lang, walang swing. Wala siyang swing na ganun eh. Ayun, ginawa ko, hindi na siya gumastos. Bumili lang ako ng shoe glue at saka stick glue. 15 pesos lang. Ayun na, napapaling ko na yung apat na electric fan. Walang paling kasi basag. Masisira, basag yung gearbox niya. Pasak yung plastic. So, panoorin na itong vlog na to kung paano ko ginawa. So, ayun guys. So, dito lang muna. Kakain lang muna kami guys. Ito na yung plato. So, kakain lang kami. Hanggang dito lang muna yung vlog. Ingat po kayo. God bless. Sabay! So, ayun guys. Ito yung kasama ko guys. Si John Paul Torres. So, salamat sir ha. Meron ako pambiling ulam. Yes. So, kain muna kami guys. So, nabista guys. Oh, ulam po guys. So, makikita sa YouTube to. Talaga gano'n to. Chokes to go. Ayun. Tara, kain muna tayo. So yun guys, so unang gagawin natin para lalong dumikit yung ano niya, yung ito, yung glue. Ano natin guys, ang gagawin natin kasi madulas kasi ito, kasi langis ito eh. Punasan natin ang basahan para maganda yung dikit niya mamaya. Punasan natin ang basahan pati yung kabila. Yan. Tapos ibabalik natin sa ano, tapos lalagyan natin ng shoe glue, then drago stick glue. Oo, yan nakasabi. Ay guys. Lagyan natin guys. So yan guys, so nalagyan na natin ng ano. Nilagyan na natin siya ng ganito. Yan, pakita natin sa inyo para yan, so lalagyan lang natin 'tong mga ganito niya. Yan. So hintayin lang natin matuyo guys. Ganyan yung binibili mo kay Dorot. Yan, so hindi siya matuyo. So ayun guys, so nalagyan na natin. Yung susunod nating step, patutuyuin muna natin siya dago ito yung ano. Next step, yung ano naman, stick glue. So patuyuin lang muna natin saglit, tatabi lang natin. Yung isa muna yung titirahin natin. Ay mamaya na yan, isa-isa lang tayo. So ayun guys, so kunin natin yung isang gearbox habang nagpapatuyo tayo. So ayun guys, so ang ginawa natin dito ay ano, nilagyan muna natin siya ng super glue, yung para sa sapatos, nilagyan natin yung stick glue. Remedyo yung ginawa natin guys kasi para hindi na natin mapagastos si customer ng malaki. Kasi ang isa nito guys, 85 itong isa. Minsan isang daan pa nga sa ibang ano, sa mga paggawaan mismo, ayan. So hintayin na natin matuyo guys, tapos bago ikakabit na natin sa motor niya. Para magkaroon na siya ng paling. Ayan guys. Ganyan lang. Dalawang electric pan. Nalagyan natin ng paling. So yun guys, so ano muna, i-condition muna natin yung motor, lalagyan natin langis. So yun guys, so nalagyan na natin, ano na natin yung DIY natin, ayan, nilagyan natin ng shoe glue tapos stick glue. So titesting natin guys kung may paling na siya guys, so pindutin natin number 1. So yun guys, so ginawa natin guys, niremedyohan lang natin para si customer din na gumastos na malaki kasi 85 nga po yung isang gearbox. So matibay naman yan guys, wag lang talaga mabangga talaga ng malakas na mabangga, pero pagka banggang ano, wala yan. So nilagyan nun na rin ang grasa guys, yun, nakikita nyo yung itim. Yung ating grasa para yung gear nya smooth pa rin yung ano nya, yung paling nya. So ayun guys, so nakikita na naman yung isa naman guys. Ganun yung gagawin natin guys, so kapit natin. Pero kinondisyon ko na yung motor nya, nilagyan ko na lang isang bossing nya para hindi magkakaroon ng tendency ng stock up. So ayun guys, so kakabit ko na yung kaha para magamit na ni customer. So ayun guys, so okay na yung ginawa natin. So nagkaroon na siya ng paling, ayan. So okay na, so ganun yung ginawa natin. Shoe glue at saka stick glue yung ginawa natin sa gearbox. Ayan, okay na siya guys. So ito guys, yun naman gagawin natin guys. Kakabit naman natin, papaganahin natin ito.
Ayan guys, so ito na yung pangalawang ginawa natin. Gearbox din, ganun din ginawa natin. Ayan. So, nag-ano lang tayo. Nag-glue lang tayo tapos stick glue. Ayan, matibay naman siya. Ayan, tigas. So, parang plastic na, ano. Tigas siya guys. So, ayan guys, so, titesting na natin kung okay na yung ginawa natin. Kinondisyon ko na rin yung motor. Nilagyan ko na lang yung bushing para hindi magkakaroon ng stock up kasi ang sira nito guys, kapasitor. So, nagpalit na tayo ng kapasitor, 1.5. Nandito yung sira niya, kapasitor. So, ang value nito, hindi ko na pinakita kanina, pero ang value nito, 500 lang, alam ni customer yan. So, ayan, pinalitan na natin. So, ito na yung bilagay nating kapasitor. Kasi sabi daw nila, naikot daw, to kailang ugong lang. So, karamihan sira niyan guys, ito, kapasitor. So, okay, testing na natin guys, yung kinabit nating gearbox, yun nakita. Kung meron siyang paling guys, ayan. So, ayan guys, so, nakita naman natin yung paling. Tapos, lalagyan din natin ng langis to guys, so, yung ano niya. Para maging ano yung madulas na yung pag ano niya, ikot niya, hindi maganit. Nilagyan ko na rin ng langis yan. So, guys, okay nang ginawa natin pangalawa. So, yung isa guys, nakatabi na. So, same ano lang sila, same brand. Standard. So, yun guys, so, kakabit ko na yung kaha niya para maitabi na uli kasi meron pang electric pan na gagawin. Sige. So, ito na yung ginawa natin pangalawang electric pan guys. So, okay na. DIY na natin yung gearbox niya. Hindi na bumili na si consumer. Nakikita na natin ng shoe glue at saka stick glue. And okay na yung pangalawa. Ito na yung pangatlo guys. So, tirahin natin yan. So, ito. Hanggang dito lang muna. Tirahin po natin yung isang ito. So, ayan guys. So, ito pangatlong electric pan. Standard din guys. So, bali rin. Yan, bali. So, DIY uli natin. Lalagyan na natin ng shoe glue. Tapos, didikit natin stick glue. Kasi wala siyang paling. Gusto ni customer, pay paling. So, hindi ko na-condition yung motor ito. Kasi free wheel naman yung kanyang LC. Yan, free wheel. Nakikita natin. So, ganun ulit gagawin natin kanina. Katulad ng dalawang electric pan. Sige guys. So, itong isa, crack din. Yan, crack din. So, nilagyan uli natin ng ano. Hindi natin napakita kanina. Pambihira. Nakabisi sa ano. Kapanood. Ayan. So, crack din yan guys. Ayan. Nakita natin yan. Lagyan natin ng lights. Ayan, crack din yan. Ayan o, nakikita nyo. Ayan, crack. Sa kabila, ayan. Crack yan. So, nilagyan din natin ng ano, ng ito. Ito at saka ito. So, bali, pang-apat na electric pa na to guys. So, ayan, paulagyan natin paling. So, ayan, kabit muna natin. Lagyan pa natin ng glue. Okay, so, okay na yung ginawa natin electric pan. Yan, Nova. So, dalawang standard tapos Nova. Ay, tatlong standard pala, tapos ang Nova yan. Okay na, nagsiswing na siya. Wala daw swing yan eh. Yan, okay na siya guys. So, pangkusina yan guys. So, ayan. So, ayan guys. So, pauwi na tayo. Galing repair sa Mayapa. So, sa Mayapa ako nag-repair guys. So, pauwi na tayo ng Kalubang. So, nakasakay tayo sa jeep. Yun. So, ako lang pasahero guys. Walang katao-tao. So, ayan. Kasi babae na kasi. So, dito na tayo sa Carmel Mall. So, bumaba na tayo sa terminal guys. Sasakay na tayo ng tricycle pauwi sa bahay. So, yun guys. So, sasakay na muna tayo. So, hanggang dito lang muna. Sasakay tayo ng tricycle. So, yun guys. So, nandito na tayo sa tricycle. So, sakay na tayo. Pauwi na tayo sa bahay natin. Bigyan natin ang pasalubong ng ating anak at na-remit na natin yung pera na hinita natin. So, maraming salamat Lord sa ating pinagawin sa akin. Guys, yun yung pinaka maulap. So, ito yung gamit ko guys. So, yun. Malapit na nga tayo sa, ano, sa terminal sa Kanlubang ako nakatira guys. So dito sa Kanlubang Kalamba Laguna guys. So uwi na tayo. So nakatrisike yung big soul bread mo manong kasi 50 pesos kasing bayad dito pamasahe. Okay, yan taas na pamasahe 50 pesos lang. Wala tayong magagawa eh, sa trabaho nila yan, kanya-kanya tayo ng trabaho. Sana makawi tayo ng ligtas. So guys, so uwi na tayo ng bahay. So nakatrisike tayo, drive lang ang drive. So salamat, at least papaano ay meron tayong kinita ngayong araw na to. Wala tayong pasok, meron tayong pambili ng ulam. So yun guys, so malapit na nga tayo. So medyo drive down tayo ng konti. Ah. Salamat pala Lord. So sana makauwi ng ligtas at mapasalubungan ng ating mga anak. So what's up guys? So ayan, nakauwi na tayo guys. So galing tayong ano guys, sa repair. So galing tayong Mayapa guys. So nag-report tayo ng ano. So nandito tayo sa bahay. So siyempre, bago tayo mag ano sa anak natin. So may pasalubong ako sa anak guys. Ayan, galing ang repair. May bag pa ako guys. So ayan, bag pa ako. Ayan. So pasalubong ko sa kanila. Salubong sa kanila. Ito para sa'yo. Wow! Ito sa'yo. Ito sa'yo. Ay, paray. Doon ka muna. Mamaya ka ng wapit. Nag-vlog ako eh. So, yan o. Ano sasabihin siya? Thank you, Papa. Subscribe. Like and subscribe. Yan yung mga anak ko, guys. Ayan, guys. So, meron pa yung natirang isa. So, bibigay natin ito sa mystery. This is for you. Yan, ayun. So, ayan, guys. So, dito ko na tatapusin vlog ko. So, maraming salamat. At dahil kapag-repair ako, meron na kami pang ulam. So, ayan, dito ko na tatapos yung vlog ko. Subscribe, Astro Boy TV. Ingat po kayo, God bless.